Ito na ang ikalawang yugto ng mga kwento ng kababalaghan sa campus. Pakinggan, manginig at matakot sa mga kwentong ito. Mindanao State University. Malapit na ang graduation. Ang mga taong nakatira sa dorm ng Princess Lawan by All o PLBH ay nakakadinig na mga yabag sa hallway kahit na walang sino man ang naglalakad dito. Ayon sa janitress dito, ang nadidinig nilang mga yabag ay galing sa nagpakamatay na babae nang malaman niya na siya ay buntis. Isang cubicle din sa palikuran ng dorm ang matagal nang sarado dahil sa kakaiba at nakakatakot na nararamdaman ng mga residente sa tuwing gagamitin nila ang cubicle na ito. Ayon sa kwento, may isang estudyante daw na namatay dito nang pinalaglag niya ang anak niya sa cubicle na ito. 8 taon na ang nakalipas, pero sarado pa rin ang cubicle na ito. Fiat University. 10:00 na ng gabi. Isang kadete ng ROTC ang nasa isang palikuran sa 3rd palapag ng Paterno Building nang may mapansin siyang isang babaeng nakasuot ng puti at tila lumulutang sa ere. Dahil sa takot at sindak ay napasigaw siya. Sa lakas ng sigaw niya ay natawag niya ang pansin ng iba pa niyang kasama. Dali-dali silang lumapit sa mismong lugar. Pagdating nila, nakita nila ang parehas na lumulutang na babaeng nakaputi sa ere. Sumunod na araw, 7:00 na ng gabi nang matapos maglinis ng palikuran ng isang janitor sa building na ito. Malapit na siyang umalis nang may napansin siyang misteryosong babae na pumasok sa isang palikuran sa 3rd palapag. Sinundan niya ang babae para sabihan na bawal pumasok sa palikuran na iyon. Pero pagpasok niya sa loob, walang sino man ang nandoon. Ang Paterno Building ay itinayo bago pa ang 2nd digmaang pangdaigdig. Ginamit itong kuta ng mga Hapon noong gera. Ayon sa mga kwento, mag-ingat. Polytechnic University of the Philippines. Nandyan lang siya. Kailanman, di siya umalis. Ayon ito sa housekeeper ng PUP Jasmine Hostel. Tinawag na haunted room ang isang kwarto sa building na ito. Sabi ng mga nakatira dito, pag dumadaan sila sa koridor ng building na ito ay may nadidinig silang mga bulong at umiiyak sa loob ng kuwarto. Sabi nila ay may isang nursing board examinee ang nagpakamatay sa kuwartong ito.
May nagsabi din na nakikita daw nila ang isang babaeng naka-uniform ang naglalakad sa koridor ng mga building na ito sa kalaliman ng gabi. Minsan naman ay nagpapakita ito sa mga salamin ng mga palikuran na may dugo sa kanyang mukha. Kumakatok din daw umano sa mga kwarto ng building na ito, at pag pinagbuksan mo ay wala namang tao, pero mararamdaman mo ang kakaibang pakiramdam. Sabi sa kwento, pag pinagbuksan mo ng pinto ang kumakatok na ito, ay papasok ito sa kwarto mo. Kaya minumukahin nila na paghating gabi at pag may kumatok, huwag mong pagbubuksan. Nueva Ecija, University of Science and Technology. Isang masamang espiritu ang sumasapi sa isang babaeng high school freshman sa eskwelahang ito. Ayon sa kwento, nakikita daw niya ang isang lalaking malapit sa puno ng balete sa likod ng campus. Tinawag ng babae ang lalaking ito na Allen. Ayon din sa kanya, pag sumasapi si Allen ay umiikot sila sa buong campus na tila ba ay nagde-date. Sinabi ng babae na ayon kay Allen, kamukha daw siya ng namatay na girlfriend nito. Ngayon ay lumipat na daw ng eskwelahan ng babae at di na siya muling ginugulo ni Allen. 3 College. Inabot na ng gabi ang paggawa ng isang editor sa isang press work sa paaralang ito. Bigla na lang na may nadinig siyang tila nagtatype ng kung ano sa keyboard ng kwartong ito. Natakot siya dahil alam niyang nag-iisa lang siya sa kwartong ito. Naglakas ng loob pa din siyang hanapin kung saan nang gagaling ito. Nakita niya na bukas ang isang monitor at nakatype sa screen na sunod-sunod ang pangalang Jackie hanggang mapuno ang screen na ito. Kahit na nakakatakot ang na-experience ni Dian, isang present culture editor ng eskwelahan, nagpatuloy pa rin siya sa sumunod na gabi. Inabot na naman siya ng gabi sa kanyang gawain. Habang nag-e-encode ng article, may dadinig siyang isang tunog. Tila ba may bumulong sa kanyang tenga at nagsabi ng hello. Nang siya ay lumingon, nakita niya ang isang magandang babaeng nangamusta ulit sa kanya. Pero ito ay biglang nawala na lang. Merong third eye si Dian, kaya nagawa niyang makipaghalubilo sa babae. Nalaman niyang Patricia pala ang pangalan nito. Ayon kay Patricia ay matagal na siyang namamalagi sa lugar na iyon dahil tahimik at mapayapa ito. Dati daw ay isang parke ang lugar na iyon. Ayon kay Dian, isang magandang Espanyol ang mukha ni Patricia. Kayumanggi ang kulay at 5'5 ang tangkad niya. Tila mukhang manika.
University of the Philippines, Diliman. Ang nawawalang mga commuters. Pinara ng isang lalaki ang jeep na dumaan para sumakay. Sumabit na lang siya dahil puno ng mga pasahero ang laman ng jeep. Makalipas ang ilang minuto, tinanong siya ng driver. Bakit di ka umupo sa loob? Nang sasagot na ang lalaki ay napatingin siya sa loob. Nagtaka siya dahil wala namang laman ang loob ng jeep. Ikot, jeep incident number 2. Nag-iisa na lang ang babae sa jeep nang pauwi na siya ng kanyang dormitoryo. Halos alas 9 na. Nagulat siya nang biglang mag-iba ng direksyon ang jeep. Di na nito sinunod ang ruta. Nakiusap siya. Manong, bababa na po ako sa dorm. Pero di siya pinapansin ng driver. Nang bumalik ito sa ikot route, nakiusap ulit ang babae. Dahil dito ay pinababa na siya ng driver sa may malapit sa kanyang dorm. Pero bago siya bumaba ay sinabihan siya ng driver. Ineng, pag uwi mo ng bahay, hubarin mo agad ang damit mo at kung pwede ay sunugin mo ito. Iniba ko ang ruta para makaiwas sa disgrasya. Kanina kasi, pagtingin ko sa salamin, wala kang ulo. University of the Philippines, Los Baños, Baker Hall. May isang grupo ng kalalakihan ang napadaan sa harap ng Baker Hall. Napansin nila na tila may mga taong nasa loob nito at para bang nasa 90s ang kasuotan ng mga ito. Inimbitahan nila ang iba pa nilang mga kaibigan para dumalo sa kasayahang ito. Subalit, pagpasok nila sa loob, tahimik at napakadilim ng lugar na ito.